Sunday ngayon at napagpasiyahan naming tatlo ang mamasyal. Sinasama namin si Mama at Papa, pero matigas na tumanggi ang huli. Mas gugustuhin na lamang daw magpahinga, kaysa ang lumibot, si Candy naman ay ayaw makisabay sa amin. May date ata sila ni Leandro, dahil kung tudo pag-anda. Ang bulilit naman namin na si Mickey, ay halos magtatalo ng malalaman na papasyal kami sa bayan. Sakay ng magandang sasakyan ni Martin. Wala pang isang oras ay nakarating kami sa isang sikat na mall. Karga ni Martin si Mickey, at nangunyapot naman ang maliit nitong braso sa batok ng kanyang daddy. Habang magka-holding hands kami ni Martin. Ang saya ng pakiramdam ko, dahil isa kaming pamilya. Kompletong pamilya, hindi na kami tulad dati, na madalas magtanong si Mickey, kung nasaan ang kanyang daddy, ngayon ay para akong nasa alapaap, dahil magkakasama kami. Inuna naming puntahan ang Toys World. Tuwang-tuwa ang aming anak. Dahil naglalaro sila ng kanyang daddy. Hinayaan ko silang dalawa maglaro. Para na nga silang may sariling mundo, dahil walang pakialam sa paligid. Habang ako naman ay naging photographer nila. Inabot ata ng isang oras ang mga ito sa kakalaro. Dumiretso naman kami sa mga damitan. Balak pa atang mag-shopping ni Martin. Sinuway ko ito dahil panaykuhan na lang ng mga naka-display na damit. At hindi man lang binabasa kung magkano ang mga presyo. Pinapili pa ako nito para kila Mama at Papa, maski si Candy ay meron din. Tinanong ko kung si Leandro ang kasama, bosangot lang ang mukha nito. Hindi na daw kailangan, at kahit magugod-yugod daw yun ay hindi mauubusan ng salapi. Huwag daw ako mag-alala. Hinayaan ko na lamang ito, dahil alam ko namang mayamang tao ito. Nahihiya lang ako kung minsan. Hindi ko mabilang tuloy kung ilang malalaking paper bags ang bit-bit namin. Binilhan ulit ng Barbie dolls at teddy bear si Mickey. At ang panghuli ay sa mamahaling restaurant naman kami kumain. Nag-take out pa nga para daw may pagkain sila Mama at Papa. Nasa parking lot na kami, nilalagay sa likod ng sasakyan ni Martin ang aming pinamili. Habang hawak ko si Mickey, at pinapasok na sa loob ng sasakyan. Akmang papasok na ako nang may tumawag sa akin. Maggie, boses ng pamilyar na lalaki. Napahinto ako at luminga. Nakita ko palapit ang balto ng katawan ni Romeo. Agad na patikos ang isang kilay ko. Sabi ko na nga ba at ikaw yan may Maggie, malawak ang pagkakangisi nito. Bigla akong nangilabot sa taong ito. Nakaramdam din ako ng kunting kaba. At alam kong andito si Martin. Manong, biglang tawag ni Mickey. Oh hi little one. Anong kailangan mo? Formal kong tanong. Pero imbes na sagutin ang tanong ko, ay tinitigan lamang ako nito. Maya-maya pa ay napatingin sa kotse. May Maggie, nabitin ang pagsasalita nito, nang biglang may bumagsak sa likuran ng sasakyan. Si Martin, madilim ang mukha. Who are you? Matigas na boses ni Martin. Biglang nanlaki ang aking mga mata, sa uri ng matatalim na mga mata ni Martin. Habang naglalakad ito palapit, ay parabang panganib ang magiging kasunod. Daddy, siya po si Manong, biglang singit ni Mickey, na palipat-lapat ang tingin nito sa aming tatlo. Get in the car Maggie and lock it, maotoridad nitong utos. Hindi tuloy ako makakilos. I said get in the car. Bulyo nito sa akin. Parang gusto ko tuloy maluha sa pagsigaw nito sa akin. Kaya nagkukumahog akong pumasok ng sasakyan. Mommy, what's happening? Why daddy is angry? Inusenteng tanong nito. Ano baby? Mag-uusap lang sila. Sabi ko pero ang mga mata ay napako sa labas. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Martin. Halos magsilabasan ang mga ugat nito sa leeg, at mga braso na halatang nagpipigil. Baby, watch ka muna sa YouTube. Sabay kuha ko ng cellphone sa aking shoulder bag, at binigay dito. Para hindi nito mapansin ang komusyon na nangyayari sa labas. Okay mommy, biglang nagningning ang mga mata nito. Kating-kati na ako bumaba, dahil nakikita ko ang tensyon sa dalawang tao. Pinipigilan ko ang wag maluha, dahil katabi ko ang aking anak. Nakikita ko din ang ibang mga tao na napapatingin sa dalawang nagtatalo. Diyos ko! Wag naman po sanang mapag-abot ang dalawa, lalo na kay Martin na masiyadong mainitan ang ulo. Nakita ko pa ang pagngisi ni Romeo, habang napapatingin sa aming pwesto, na bagamat heavy-tinted ang sasakyan, ay parabang nakikita niya kami.
Napasinghap ako ng kwelyuhan ni Martin si Romeo. Mabuti na lamang may nagtakbuhang mga security guards. Halos manginig ang aking kalamnan sa sobrang takot. Inabot pa ng ilang minuto, at walang pasabing nilayasan ni Martin ang mga ito. Sobrang dilim ng mukha, at halatang gustong makipagbasagan ng mukha. Mabilis kong kinandang si Mickey, nang palapit na si Martin, at binuksan na nito ang sasakyan. Wala itong imik ng basta na lamang nito pinaandar ang kotse nito. Nakikita ko pa ang madalas na paghigpit nito sa manibela, halos maglabasan ang mga ugat nito sa kamay. Nakita ko pa ang pagtaas-baba ng hininga nito na pinapakalma ang sarili. Ako naman ay hindi na lamang nagtanong pa, at baka biglan na lamang ito sumabog at sa akin pamagalit. Matapos ang isang oras, ay nakauwi kami, nakatulog na rin sa aking kandungan si Mickey. Dahil sa sobrang pagod, agad binuhat nito ang paslit na hindi ako pinapansin. Kaya ang ginawa ko, ay ako na lamang ang naglabas ng aming pinamili. Nakita ko si Mama na lumabas at tinulungan ako. Tuwang-tuwa pa nga ito nang may dala kaming mga pasalubong. Si Mama na nagayos ng aming pinamili, at umakyat na ako ng kwarto. Nakita kong nakakumot si Mickey at wala ng sapatos. Habang si Martin naman, ay seryoso sa katawagan nito sa cellphone. Stay here tonight. Don't ever go outside. I will have something to do. Poker face na sabi nito at hinalikan ako ng mariin sa lobby, bago lumabas ng kwarto. Nagtataka man ako sa inakto nito, ay wala na akong nagawa. Sa tingin ko ay may gagawin itong mahalagang bagay, dahil napakaseryoso. Dagdagan pa ng galit nito kanina. Sa totoo lang natatakot ako sa aura ni Martin. Ganito pala ito kung magalit, nakakapanghina. Romeo POV. Martin Razon. Sa dinami-rami ng tao ikaw pa talagang ina ka. Malakas kong hiyaw sabay bato ng hawak kong beer sa pader. Uubusin ko lahat ng mayroon ka. At kukunin ko ang pinakamamahal kong si Maggie. I will hurt you. Martin POV. Yes, Brick Herman. All the details of that man. I knew it's him. I thought I already finished him. But still alive and disturbing my wife. Nagpupuyos sa galit ang aking dibdib. Narinig kong tumawa si Knight sa kabilang linya. Whoa, easy buddy. Not wife. But soon to be wife. Pagtatama nito sa akin na aking kinaasar. Wala kang pakialam ganun na rin yun. Okay, alright. I will send in your files after I locate him. Tell the big boss about this. I did. Sugar will fly here. Sasalubungin na lamang siya ni Griffer. Nagpaalam na ako matapos ang usapan namin ni Knight. Walang hiya ka Romeo Barimondi. Hindi ka pa pala nawala. Isa itong miyembro ng isang sindikato na tinatawag na Dark Spot. 2 taon na nakalilipas nang humingi ng tulong ang gobyerno. Para pakse ng gang na iyon na hindi lang basta-bastang gang. Dahil nakapalibot ito sa iba't ibang bansa. Mga babae, illegal na droga at mga illegal na armas ang mga ginagawa ng mga ito. Habang si Romeo Barimondi ay isang kanang kamay ng pinuno nila dito sa Pilipinas. Napulbos na namin ang building na ginawa nilang hideout. At alam naming naubos na ang lahat, lalo na ang pinuno nila dito sa bansa, habang ang ibang miyembro naman ay nagsitaka sa ibang bansa. Pero bakit buhay pa si Romeo Barimondi? Ina talaga at si Maggie pa talaga ang nais nito. Seryoso akong nakaharap sa aking laptop, at hindi mapakali sa paghintay na ipadala ni Knight ang hinihingi ko. Nakita ko ang pag-ilaw ng aking suot na relo. Isa itong imbensyon sa aming grupo, isa itong warning ni Big Boss. Lumabas sa screen si Big Boss, at nakita ko ang ibang mga mukha ng aking mga kasamahan, na mukhang naabala pa sa pagtulog. Hindi ko sila masisi, dahil mag-aalauna na ng madaling araw. Brick Herman already sent me the information about the syndicate. We need to eliminate him, bago siya maghasik ng lagim. Dahil may bago na naman siyang binubuong grupo. Ang mga nagsusuplay sa kanya, ay ang kanyang mga dating kasamahan na tumakas. Marami pang naidiscuss ang aming Big Boss bago ito nawala. Ilang araw mula ngayon ay kailangan na naming magsawa ng panibagong misyon. Dahil nasa bundok ng probinsyang ito ang hideout ni Romeo Barimondi. Ilang minuto pa ay narinig kong bumukas ang pintuan, kasamang dumating ni Leandro si Ares. Brick Herman sent me the location.
Kailangan natin bukas ay manmanin iyon, bungad ko. I think I should go first to that place. At baka makahalata naman ang sweetheart mo, kung bigla ka nalang maglaho, sagot ni Ares na nakangisi. Masamang tingin ang binigay ko dito. Yeah, you're a smart shagger. Ngisi ni Leandro. Mags itulog muna tayo, asar ko sa mga ito, at tumayo at pumasok sa kwarto ko. Teka, saan ako papuesto? Rinig kong tanong ni Ares. Bibigyan na lang kita ng banig. Hate you. Jin, ambala ninyo ako, tapos dito nyo lang ako papatulugan. E di sana kasama ko na ngayon matulog si Akira. Hindi ko napinansin ang iringan ng dalawa, dahil dam-apa na ako sa aking higan. Kailangan ko ng maraming tulog at lakas, para sa aming haharaping misyon. Lalo na ngayon na nadedawot ang pinakamamahal kong si Maggie. Natatakot ako at baka madamay ang aming anak, at ang kanyang pamilya. Ayokong may mangyari sa kanila ng masama, iniisip ko pa lang ay parang sinasakal na ang aking puso sa sakit. Kaya matatapos namin ang aming misyon, nang hindi nila malalaman. Dahil isa akong bratstvo, walang kinatatakutan sa lahat ng aming masasagupa. Kahit pabuhay namin ang kapalit. Kinabukasan ay nagsimula na kami, pasimple kaming nagpaalam ni Leandro kay Papa Cassiano. Nagpapasalamat ako, dahil pinatawad na niya ako sa aking kasalanan sa kanyang ana. Isang linggo kong paghihirap sa bukid, ay nakita niya sa akin ang determinasyon sa pag-ibig para kay Maggie. Nangako ako sa kanya na bigyan niya lang ako ng magandang panahon. At dadalhin ko sa bundana ang kanyang magandang anak. Sa katunayan niyan, ay halos maiyak si Papa Cassiano. Nang ipakita ko sa kanya ang titulo ng lupa. Matagal nang naibalik sa kanyang pangalan ang lupa, na kanyang sinangla. Nakiusap na lamang ito, na huwag munang sabihin sa kanyang asawa at mga anak, dahil isusurpresa daw niya iyon sa mga ito. Kaya malaki ang utang na loob ko kay Papa Cassiano, dahil mabuting asawa at mabuting ama ito sa kanyang mga anak. Mahal na mahal nito ang sariling apo, na siyang tumayong tatay simula nang ipinganak si Mickey. Mataas ang paghanga ko kay Papa Cassiano, at kay Mama Carmela. Labis pa na nagtaka si Maggie nang magpaalam ako. Sinabi ko lang may aasikasuhing trabaho kasama si Leandro. Halos hindi ako makaalis nang umiyak si Mickey. Ayaw na nito ako bitiwan, parang tinusok-tusok ang aking dibdib sa pagluha ng aking anak. Nangako naman ako na babalik agad. Hindi na nagpakita si Ares, dahil tiyak na maghihinala si Maggie, habang ang ibang mga kasamahan namin, ay papunta na sa aming lokasyon. Nakahanda na ang helicopter ni Ares, na maraming laman ng mga iba't ibang klase ng matataas na uri ng armas. Inabot kami ng ilang minuto sa himpapawid, papunta sa aming lokasyon. Kung saan kami magkikita, kailangan pa naming makumplito, dahil hindi magsisimula ang aming meeting kung kulang kami. Nakita namin ang dalawang helicopter na paparating, kilala ko na kung kanino yon. Kay Mayor Ezekiel Larkin, nakasama si Thunder Rafferty na nasa ibang lupalop pa nakatira. Habang ang isa naman ay lulan sila Freminger, Brick Kerman, Zimmerman, Team Leader McBride Miller at si Big Boss. Nang mock-ababaw ang mga ito, ay naka-full combat pa. Kaming dalawa lang ni Griffer ang naka-long sleeve at pants, para hindi mahalata ng pamilya ni Maggie. Show the location, Brick Kerman, maotoridad na utos ni Big Boss. Nasa loob kami ngayon ng lumang kubo, na nasa gitna ng masukal na kagubatan. Mukhang inabandona na rin ang lugar na ito, dahil sa matataas na talahib ng mga damo. May ilang mga kagamitan na mukhang ilang taon nang napabayan. Mabilis na pinindot ni Knight ang projector at nagliwanag. Kitang-kita ang mas mataas na bundok, na mukhang walang nakakaalam sa lugar na iyon, dahil sa sobrang tago at nasa matarik na lugar ang mukhang bagong building na pagmamay-ari ni Romeo Barimondi. Inisa-isang nagturo at nagpaliwanag si Big Boss. Dahil na rin sa panibagong utos ng gobyerno, na kailangan ng maglaho ang mga naiwang kalat ng sindikato. Matapos magpaliwanag ni Big Boss, ay isa-isang nilabas ang aming mga armas. Sa utos ni Team Leader McBride, ay kanya-kanya kaming naghanda na. Nakapagpalit na rin kami ng full combat. Hiling ko lang na sana ay isang araw lamang namin ito matatapos, dahil nasusura akong makitang muli si Romeo Barimondi na iyon. Maggie POV, ako na muna ang kasama ng papa niyo sa bukid,
At baka hanggang hapon na magkasama kami roon, si Mama na may bitbit na medyo malaking eco bag na may dalang mga pagkain at tubig. Sige po Ma, mag-ingat kayo ni Papa, sagot ko habang nagwawalis. Ang maganda kong apo, lumapit si Mama kay Mickey, na nakaupo habang nanunood ng cartoons. Hinalikan nito ang bulilit. Ingat Lola and Lolo, sagot ni Mickey. Hinalikan ito sa ulo ni Papa, bago lumabas ng bahay kasunod si Mama. Kaya pinagpatuloy ko na ang pagwawalis. Narinig kong bumabas si Candy, nakasuot ito ng uniform na pang OJT. Napahinto ako at tiningnan ito. Una na ako ate at baka malate pa ako. Medyo traffic pa naman sa bayan. Sabi nito habang nagsusuot ng sapatos. Sige mag-ingat ka, sagot ko. Bye bye baby Mickey. Niyakap nito ang pamangkin at hinalikan sa pisngi. Bye bye tita Candy. Ngumuso ito para halikan sa pisngi ang kanyang tita at nagpaunlak naman ang huli. Cookies tita. Napataas ng isang kilay ko dahil sa sinabi ng anak ko. Sure, bibili ako mamaya. Anong flavor ang gusto mo? Milk and chocolate, malawak na ngisi ni Mickey. Okay, noted. Nagpaalam na ito at lumabas na ng bahay. Nagpabili ka pa ng cookies kay Tita Candy mo anak. Marami naman tayong biscuits at mamon dito. I love cookies, mommy. Bumili po si Tita ng milk and chocolate cookies. Tapos masarap mami, inusenteng tumangala ito sa akin. Masarap ang cookies. Opo mami, madami akong kinain, ganito pinakita pa nito sa akin ang dalawa kamay nito. At binilang ang 10 daliri nito. Natawa na lamang ako sa ginawa nito. Ganun ba? Sige after mo dyan manood, mag-study tayo later ha. Sabi ko at pinagpatuloy na lamang ang pagwawalis. Itinuon ko na lamang ang paglilinis sa aming tahanan. Dahil nakaramdam ako ng pagkainip, bigla kong namiss si Martin. Ang sabi nitong babalik agad, ay inabot ng 2 araw. Wala man lang itong paramdam. Maski sa text o tawag ay wala. Panay tuloy tanong si Mickey kung nasaan ang kanyang daddy. Maski ang magulang ko ay nagtanong kung kailan babalik ang mga iyon. Sinabi ko na lamang na mga busy ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Kahit ako ay hindi ko man lang alam kung kailan ang balik ng mga iyon. Pero naisip ko din, at baka nasa misyon ang mga ito tulad noo, na bigla na lamang nawala. Nakakalungkot naman kung baka nasa ibang bansa pa sila, at ilang araw o linggo pa sila abutin. Naluluha na lang ako mag-isa sa gabi, sa tuwing namimiss ko ang kakulitan ni Martin. Nakikita ko din sa mga mata ni Candy ang kalungkutan, dahil wala si Leandro, pero hindi na lamang ako nagtanong. Ilang minuto pa ay natapos na rin ako sa aking ginagawa, at balak na sanang magpunta ng kusina para maghanda ng lulutuin, para sa aming tanghalian. Nang magsalita ang aking anak, Mami kailan po uuwi si Daddy? Biglang tanong ni Mickey na aking kinatigil, sa susunod na araw uuwi din si Daddy. Bakit mo natanong baby ko? Namiss ko na po si daddy ko. Gusto ko na magpakarga. Tapos kiss ko siya ganito mommy ngumuso ito at may patunog na halik pa. Natawa ako at napailing na lamang sa cute kong anak. Miss ka na din ni daddy. Ang kaso nga lang, marami work si daddy. Antagal niya nagbakasyon dito. Kaya mag-work muna si daddy. Punta tayo sa work ni daddy, mommy please, paawa pa ang mukha nito. Magaling na talaga itong umakting, tulad ng daddy nitong magaling magdrama sa buhay. Manang-mana talaga si Mickey sa kanyang daddy Martin. Ask muna natin si daddy pag-uwi niya okay. Okay po, mommy. Napapangiti na lamang ako sa kadaldalan ng aking anak. Kaya tumalikod na ako, ngunit bago pa ako tumungo ng kusina, ay humirit na naman ang aking bulilit na makulit. Mommy, I want to eat pancakes. Napatigil ako sa paglakad, at pumihit paarap dito. Pancakes, ulit ko. Yes mommy please. Nagpa-cute pa ito na nakatiklop ang 2 kamay habang nasa ilalim ng mukha nito. Napabuntong hininga ako. Ang hilig talagang kumain ng anak ko. Mabuti na lamang ay hindi ito tumataba, bagamat malaman ay bagay naman dito. Namana nga ito talaga sa kanyang daddy, na mahilig na kumain ay malakas pa. Ang tanging naman na lang sa akin ay parehas kaming mataray, at maarte kung minsan. Natawa na lamang ako sa aking iniisip. Sige, magluluto ako ng pancakes tapos mag-study tayo baby.
Tumango ito ng mabilis, at ngumiti ng napakatamis. Yes po, mommy. Masayang sagot nito. Dumiretso na ako ng kusina, mamaya na lamang ako maghahanda ng lulutuin para sa aming lunch. Tumingkayad ako, at binuksan ang cabinet sa taas. Inisa-isa ko ang mga box, para hanapin ang pancake na aking lulutuin. Napakunot ang noo ko, dahil walang stocks para sa pagluto ng pancake. Ang akala ko ay namili ng kompleto itong si Candy, kasama pa nito nung nakaraan si Leandro, para mamili ng stock sa supermarket. Pero kulang din pala, itong paborito pa ni Mickey ang wala. Kaya wala akong magagawa, kundi ang lumabas at bumili kila Aling Marites. Baby ko, dito ka muna saglit ah. Bibili lang si Mommy kila Aling Marites. Naubos na kasi ang stock natin sa pagluto ng pancake mo baby. Napaangat ang maamo nitong mukha sa akin. Tumingin muna ito ng matagal, at marahang tumango. Okay mommy, behave po ako, nakangiti nitong sagot sa akin. Hinaplose ko muna ang buhok nito, bago ako lumabas ng bahay. Pero bigla ako nakaramdam ng pag-ahon ng kaba. Napatigil ako sa paglakad. Hindi ko alam kung bakit biglang bumundol ng malakas ang aking dibdib, at napatingin sa pintuan ng aming bahay, at biglang pumasok sa aking isipan si Mickey. Napailing na lamang ako, dahil sa kung anong-anong pumasok sa aking isipan. Bibili lang naman ako sa kabilang tawid, at babalik din agad. Nang makalabas ng aming lumang gate, ay mabilis akong naglakad patawid. Nakita ko pa ang mga Marites na nanay na nakapalibot sa tindahan ni Aling Marites. Sa inaraw-araw ata ng pamumuhay ng mga ito, ay hindi ata mabubuhay ng walang chismis sa buhay. Napansin ko din na napatigil sila sa pag-uusap, at tumingin silang lahat sa akin. Hindi ko na lamang sila pinansin, at nagkunwaring hindi sila nakikita. Meron po ba kayong isang box ng pancake Aling Marites? Oo mayroon pa Maggie, nakangiti ito sa akin. Isa nga po. Para ba ito kay Mickey? Tanong nito. Opo. Ayang maganda mong anak ay suki sa aking tindang pancake. Palagi ang kanyang tita Candy ang bumibili niyan dito, inabot nito sa akin ang aking binili. Aganun po ba, sabay abot dito ng bayad, at naghintay na lamang ng sukli. Gusto ko nang umalis sa harap ng tindahan, dahil ang mga Marites sa paligid, ay sa akin lamang nakatunghay. Kaya tinignan ko sila ng seryoso. Mukhang nagulat ang mga ito nang sulyapan ko, pero mukhang mga palaban ang mga mukha, dahil hindi ako tinantanan, at tinignan pa ako mula ulo hanggang paa. Ito na ang sukli. Thank you po, akmang tatalikod na ako nang magsalita ang isa sa mga chismosa. Maggie, yung bumisita bang lalaki sa inyo ay nobyo mo na? Tanong ni Marites 1. Sinundan naman ni Marites 2. Mukhang mayaman siya. Taga Maynila ba? Buti at tanggap ang anak mo, si Marites 3. Anong sabi ng mga magulang mo? Mukhang maka-jackpot sila Carmela ah. Tumatawa pa si Marites. Napipikang humarap ako sa mga ito. Ayoko na sanang sagutin ang mga ito, pero parang samobra na ang pagiging chismosa ng mga ito. Pero bago pa ako makasalita, ay inunahan ni Aling Marites. Hoy ano ba kayo? Hindi na kayo nahiya, at wala kayong pakundangang magtanong sa tao. Magsilayas nga kayo sa tindahan ko, at baka malasin pa ako, bulyo ni Aling Marites. Aba galit galaitan ka dyan, alam ko namang gusto mo ring makichismis, sagot ni Marites 1. Marites ka rin naman, tulad mo sa pangalang Marites din. Pang-asar ni Marites 2. Imbes na pakinggan pa ang mga chismosang ito, ay nilayasan ko na sila. At baka mawalan pa ako ng galang, at pagsasapakan ko ang kanilang mga bunganga, hanggang sa sila ay magsibungi. Malalaking hakbang ang aking ginawa, para mabilis makauwi. Mabilis kong sinarado ang gate namin, at hindi ko alam ay bigla na naman umahan ang aking kaba na naramdaman ko kanina. Binuksan ko ang pintuan, at mabilis na hinagilap ng aking mga mata. Nagtaka ako nang wala na sa upuan nitong maliit si Mickey. Bukas pa rin ang TV. Mickey, where are you baby? Tawag ko ngunit bigla akong kinutuban. Hawak ko ng mahigpit ang aking binili, pumunta ako ng kusina pero wala siya. Nilapag ko sa lamesa ang hawak ko. At kabadong umakyat ng hagdanan. Una kong pinuntahan ang aming silid. Ngunit walang bakas na nagtungo si Mickey. Hanggang sa buksan ko ang kwarto ni Candy, ganun din wala. Ang huling silid ay sa aking magulang.
Wala din si Mickey. Ang aking kaba ay hindi na pangkaraniwa. Nanginginig na ang buo kong katawan at sistema, anak ko, saan ka na? Dito na si Mommy, napipyok kong tawag. Mabilis na nanlabo ang aking mga mata, na anumang sandali ay bubuhos na ang luha. Bumaba ako at muli tiningnan ang sala, nagbabaka sakaling andan ito. Ngunit wala, tuluyan ang nagunahan ang aking mga luha. Oh my God, baby ko! Saan ka? Paulit-ulit kong tawag. Lumabas ako at baka ito ay lumabas. Mickey, Mickey, tinignan ko ang buong bakuran namin. Ngunit wala, pumunta ako sa aming likod bahay, may dalawang malalaking puno ng mangga dito. Ngunit wala pa rin ang aking anak. Mickey, andito na si Mommy. Tawag ko, ngunit wala pa din. Diyos ko po, anak ko, nanginginig na ang aking buong sistema. At bumuhos ang aking mga luha, napaiyak na lang ako ng tuluyan. Nagmamadali akong tumungo sa aming gate. Binuksan ko iyon at baka sumunod sa akin ang aking anak. Pero ang nakita ko ay tahimik na sa kabilang tawid. Wala na ang mga tao kanina sa harap nila Aling Marites. Kung susunod man ang aking anak, ay malalaman ko dahil tiyak tatawagan ako nito. Pero wala. Bumalik ulit ako sa loob ng bahay, at nanginginig na kinuha ko ang aking cellphone. Mama, nanginginig ang aking boses, nang sinagot ni Mama ang aking tawag. Maggie, bakit ka napatawag? Anong nangyari sa iyo? Mama, halos hindi ko mabigkas ang lumabas sa aking bibig. Para akong sinasakal sa sakit ng aking lalamunan. Kaya napahagulhol na lamang ako. Anong nangyari Maggie, bakit ka umiiyak? Si Mickey, ano ka mo? Anong nangyari kay Mickey? Ngunit ako ay hindi na makapagsalita, kundi umiyak lamang ng husto. Narinig ko ang boses ni Papa. Anong problema anak? May nangyari ba dyan? Hintayin mo kami ng mama mo, at papunta na kami. Hindi pa ako nakakapagsalita, ay namatay na ang tawag. Habang ako naman ay napadaos daw sa sahig, habang umiiyak ng malakas. Mickey ko, anak ko, saan ka na? Patuloy kong hagulhol. Ilang minuto akong tulala habang umiiyak nang marinig kong may bumukas ng gate, at ilang sandali pa ay lumuwa si Papa at pawisan, kasunod nito si Mama, Maggie. Si Papa na mabilis na lumapit sa akin. Diyos ko anak, anong nangyari? Nasaan si Mickey? Si Mama na nag-aalala ang boses. Papa, hindi ko makita ang anak ko, halos hindi ko may salita ang sinabi ko sa sobrang iyak. Diyos ko, bakit? Saan mo siya huling iniwan? Hysterical na si Mama. Kumalma ka Carmela, at pilit akong tinayo ni Papa, at pinaupo sa sofa. At umalis si Papa sa aming harapan, mabilis na lumapit si Mama at tinanong ako. Paunti-unti akong nagsalita, habang walang tigil sa kakaiyak. Nakita ko din ang pag-iyak ni Mama. Diyos ko po ang apo ko. Si Mama, ilang sandali pa ay nagmamadaling lumabas si Papa, at may narinig kaming police mobile. Hindi ko na maintindihan ang bilis ng pangyayari, dahil sa walang tigil ng aking luha. Ang maraming pulis ay napalibot sa aming tahanan. Habang si Mama at Papa, ay kausap ang mga pulis. Nakita ko si Candy na napaaga ang uwi at putla ang mukha. Ate, rinig kong tawag ni Candy. At umiiyak itong lumapit sa akin. Si Mickey, walang tigil kong pagluha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, kailangan malaman ito nila Kuya Martin. Natigilan ako, at napaangat ang aking mukha, na punong-puno ng luha. Wala siya, hindi natin siya matatawagan, parang lalong gusto sumabog ng aking puso, dahil hindi pa namin ito mako-contact. Akong bahala ate, si Leandro tatawagan ko, mabilis nito kinuha ang cellphone, at nakita ko ang panginginig ng mga kamay nito. Maari po ba namin maihingi ang ilang impormasyon Miss Maggie Bautista, ukol sa pagkawala ng iyong anak, biglang lapit ng isang pulis. Nagpaubaya ako, nakita ko ang maraming mga tao sa labas ng aming gate. Lahat ay nakikibalita, dahil may mga pulis. Kasama ko si Mama, habang nagsimula maghanap si Papa kasama ang ilang pulis, para hanapin sa ibang malalapit na lugar o kapitbahay si Mickey. Naiwan naman si Candy kasama ng iba pang pulis. Matapos ang ilang impormasyon, na pagtatanong sa akin ng isang investigador, ay sumama na rin ako sa paghahanap sa aking anak. Halos hindi ko na maramdaman ang gutom, at uhaw sa aking sitwasyon. Hilam pa rin sa luha ang aking mga mata.
Sinusubukan ko ding tawagan ang numero ni Martin. Pero out of coverage lamang ito. Alam kong nagagalit na rin si Papa. Dahil hindi ko makontak ang lalaki. Pero ang mas nangingibabaw sa akin, ay ang aking anak. Iniisip ko pa lang na kinuha ito ng masamang loob, ay parang hindi na ako makahinga. Baka may ginawa na sa kanyang masama, baka hindi ko ito kayanin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hinutuban na ako bago ako lumabas ng gate, dapat pala ay binalikan ko ang aking anak. Ako ang may kasalanan, kung bakit ko iniwan ito. Ayoko nang mabuhay pag may nangyaring masama sa aking anak. Lord help me please, huwag mo pong pabayaan ang aking anak. Siya po ang buhay ko, dasal ko. At parang walang katapusan sa pag-agos ang aking mga luha. Ilang oras ang aming ginawang paglibot, at walang bakas na may nakakilala o nakakita sa aking anak. Wala po ba kayong ibang kamag-anak, o kakilala na nagpupunta sa inyong tahanan, Mrs.? Tanong sa aking ng isang pulis. Si Martin po, ang daddy ng anak ko. Wala po siya at lumuwas ng Maynila, sagot ko. Dindeclare lamang na missing ang isang tao, pag hindi ito makikita sa loob ng 24 oras. Pero dahil 3 taon pa lamang ang iyong anak, at wala pa itong kamuwang-muwang, ay hahanapin po namin ito sa abot ng aming makakaya. Please po, hanapin niyo po ang aking anak, mahapdi na sa mga mata ang aking walang tigil na pagluha, ngunit baliwala iyon sa akin. Dahil bawat segundong lumilipas, ay para akong nanghihina paunti-unti. Lumipas pa ang ilang oras, ay bumalik kami sa aming tahanan. Ayoko pa sanang bumalik, at gusto ko pang sumama sa mga pulis, ngunit mahigpit ang bilin ng pulis, sila na daw ang bahala dahil gabi na, at madilim kasama ng mga ito si Papa. Kaya muli ay para akong masisiraan sa pag-iyak, dahil tiyak kong umiiyak na ang aking anak, at hinahanap na ako. Baka natatakot na ito sa kung saan man ito dinala. Anak ko, patuloy ko sa pagluha, habang si Candy naman ay panay ang hagod sa aking likuran. Ate, makikita din natin si Mickey. Makakauwi siya ng maayos pag-aalo ni Candy sa akin. Pinapalakas nito ang aking kalooban. Ngunit ang aking isipan, ay parang hindi na makapag-isip ng matino. Kasalanan ko ito, sana hindi ko na lang siya iniwan mag-isa, patuloy ko sa pagluha. Ate, hindi mo kasalanan, narinig kong sumanggot si Candy. Alam kong umiiyak din ito katulad ko. Gabi na at baka natatakot na siya, Candy, hagulhul ko. Hahanapin ko siya. Tumayo ako at tangkang bubuksan ang pinto. Maggie, hayaan mo ang papa mo ang sumama sa mga pulis. Sigaw ni mama at mabilis na lumapit sa akin. Hindi mama, kailangan ako ni Mickey. Kailangan ako ng anak ko, hysterical ko. Ate, magpahinga ka muna. Baka magkasakit ka, si Candy. Umiling ako, mas gugustuhin ko pang magkasakit, kaysa ang hindi ko paghanap sa anak ko, at muli ay humawak ako sa doorknob. Ngunit bigla akong nahilo, kung kaya ay napatigil ako. Anak, anong nangyari sa iyo? Mabilis akong dinaluhan ni mama, ngunit umiling ako. Tuluyan kong binuksan ang pintuan, at kahit nahihilo ay naglakad ako palabas ng baha, ngunit hindi pa man ako nakakailang hakbang, ay bigla akong nanghina. Patuloy pa rin sa panginginig ang aking mga kamay. Ganon din ang aking mga binli. Gustuhin ko mang bilasan ang aking mga hakbang, ngunit hindi sumasang-ayon ang aking mga paa. Parang biglang nanghina, at biglang bumigat ang aking pakiramdam. Para bang namanhid ang buo kong katawan. Diyos ko, anak, ang ate mo. Rinig kong sigaw ni mama. Ate, sigaw ni Candy. Bago pa man tuluyang mandilim ang aking paningin, ay may dalawang matigas na braso ang napayakap sa akin. Sweetheart,